kulang na yung filtering papasok, kulang na yung filtering sa boltahe na papasok dito, kaya napopersa yung ating regulator, kaya siya bumigay, sumabog. Yo! What's up sa inyo lahat mga katang na? Welcome back sa ating channel. So may bagong video naman tayo. Pero bago yan ay gusto ko muna patiin, no, yung mga napashoutout sa mga previous video natin. So shoutout muna kay Michael Rigodon, Julieto Orapa ng R2K Electronics, Bye Bye Leyte, shoutout. Rory Vitos ng SRB Electronics, Southern Leyte, shoutout si bro. Tony Pidale, shoutout. Oliver Gigante, no, ng Oliver Electronics Mas Bate City, shoutout sa master, no. At kay Jundel Dilaw, so shoutout sa inyo lahat, no. At sa mga kaibigan natin, mga tech-vlogger, kagrupo natin, mga electronics technician, shoutout na lang sa inyo lahat, mga master, no. Samahan nyo po, simulan natin to. So yan, isang magandang araw naman sa inyo lahat, mga paps, no. Mga ka-tech natin dyan, mga loady. So may gagawin tayo isang Samsung na 32 inches LCD TV. So LCD TV pa to, ayan, no. Ayan. So binuksan na natin to. Tapos nung dumating to, sabi na mayari na sumabog na umoy, sumabog sa loob. So hindi na natin isinaksak ng, hindi natin tinesting. So diretso na lang natin buksan para makita natin kung ano yung sumabog. So ito nga, yung binuksan ko siya, ito yung nakita natin. Yan, no? Asa na yun? Ito pala. Ito, sabog yung regulator natin na 6 to, nako, nagbablard. 6 to, ata yun, ang tawag, 6 to 5 to. Yan yung regulator, anim na pa, yan yung regulator sa mga nagdadala sa standby natin. Standby 5 volts, ayan. Standby 5 volts, 5.1 ata, or 5 volts, ayan, 5 volts. So ngayon, bala ko sana palitan agad tong regulator natin, yung sabog na yan. Kasi may pamalit na tayong kinuha. Ito galing sa may spare natin. Samsung board din to. LCD din. Ayan. So, yung problema to, puro kalawa na kasi to eh. Tapos, marami na yung sira. Naging problema niya. So, yung ginawa natin to ay pinalitan natin ng buong power supply. So, ito, naging spare na natin. At meron tayong makukuha dito na isang regulator din na pwede natin ipapalit sa may dito, sa sira na to. Bali, yung number ay kakaiba. Hindi. Almost same sila. Yung problema lang is hindi makita yung number, ah. Nabubulag yung camera natin. Kita nyo ba? Basta kung 6252 yung original, ito naman ay W6052. So, na-check ko to sa Google. Same lang naman sila. Diferensya lang ng konti sa may amperahe. So, pwede na. O, pwede na yan. O, sugatan naman yung kamay natin. Pamihira. Ayun, no? Dumugo na naman. Tubugo naman yung kamay natin, ganun talaga. Pag technician ka, hindi mo maiiwasan yung mga ganito, no, na masaktan ka, masugatan ka, tulad din ng isang relasyon, no. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat ready ka na masaktan at masugatan. Ayun, meron pa tayong sakit, ah. So ito na. Gagawin natin ito, hindi mo natin papalitan ng sabog na regulator kasi sabog din yung ano, fuse natin, primary fuse. At sinek ko din yung kanyang kapasitor. Asa na yun? Hindi. Diode pala. Sinek natin yung diode niya. Yung positive-negative ito. Positive. Ito naman yung negative. Nagkaroon siya ng leakage, no? Merong leakage. So, hindi natin hinang-up to. Kundi yung hinang-up natin is yung paa ng ating regulator. Yung sabog na regulator natin. Ito. Tapos na mahang-up natin to, makuha natin yung kanyang hinang. Naging okay na yung resistance niya, hindi na siya leakage. So, yung dahilan ng leakage nito, dahil sa regulator natin, sa may standby 5 volts, no? So, ito rin na hindi sana basta-basta to sa sabog, eh. Kung hindi lang, ano, no? Hindi lang napasukan ng mga butike, kasi minsan, sa mga ganito, pasukan ng butike, tapos magkaroon ng short circuit ito sa primary, kasi dito, kadalasan sila namamahay. So, kapag napapower on mo yung unit, ay siyempre magkaroon ng kuryente, so magkaroon ng short circuit kasi yung tike ay masusunog, yung butike masusunog siya. So yun yung dahilan kung bakit nasisira din yung power supply, lalo yung regulator na to. So hindi to basta-basta bumigay kung walang dahilan. So yung anong dahilan kung bakit sumabog siya, ito yan, ito yung dahilan. Pansinin yung kapasitor na yan, yun, no? Kasi hindi mo siya testerin or iti-test ng tester, makikita mo na may problema siya, yun, no? Kinalawang yung isang paa yung kabilang side. At para masigurado tayo na sira yan, syempre,
titest natin ang ESR yan. So, wait lang. Sakit na ng kamay natin ah. Tumugo na. Ayan. ESR tester natin. Gamitan natin ang ESR tester para makapag-check tayo ng maayos. So, yun. Naka-short na yung ESR tester natin. So, totok natin dito. Pansinin nyo. Titest ko. Ayan. Pansinin nyo. Ayun. Open yung capacitor. Filter capacitor natin sa may primary. So, ibig sabihin yan, open na siya. Malamang, kulang na yung filtering papasok. Kulang na yung filtering sa boltahe na papasok dito. Kaya napopersa yung ating regulator. Kaya siya bumigay, sumabog. So, kapag papalitan mo to, kahit lang 20 times mo pang palitan yung regulator natin, tapos hindi mo mahanap yung problema, yung main cause talaga kung bakit sumabog siya, eh yung 20 pieces mo na regulator ay sasabog yan ulit. So, kailangan natin matrace kung anong dahilan. So, yung dahilan, yung capacitor na to, open na siya, kulang na yung filtering. Ayan, no? Ayan. So, short natin para maniwala kayo. Ayun. Tapos dito. Ayun, open. So, bago natin papalitan tong regulator na to, syempre, papalitan muna natin tong capacitor na ito. Then, yung fuse. Then, palitan yung fuse, palitan yung capacitor, saka palitan yung regulator. Tapos, testing na rin sa ibang parts kung baka mayroong problema pa. Tapos, matapos natin mapalitan, tapos maklear natin yung power supply, primary niya. Check din natin yung secondary. Kapag okay, so yun, testing na tayo. I-energize na natin yung power supply natin. So, ang gagawin muna natin ngayon, maghanap tayo ng capacitor na pamalit nito. Papalitan natin to. Then, pwede troubleshooting jumper na lang yung kabit natin sa my fuse. Tsaka, meron na rin tayong pamalit na regulator. So, hanapan muna tayo ng capacitor, tapos kabitan natin yung mga bagong parts. So, yun na. Continue tayo, no? Medyo mahaba yung troubleshooting natin kasi nga, kala ko na ito lang yung problema, yung filter natin, pinutulan natin ang paa. Ayan. Ito yung problema. Tapos, fuse, tsaka itong regulator sa may 5 volts na standby natin. Kala ko ito lang yung problema, pero meron pang dumagdag. Troubleshoot pa natin siya at meron tayong nakitang problema. Dalawang Zener diode yan. Dalawang Zener diode na malapit sa paa ng ating ito sa may regulated natin yung sa may regulator natin na STRW 6252. So ayan siya, dito siya banda yan, kuha tayo ng pantutok. Ayan, no? Pansin nyo dyan, malapit siya dito, papasok siya sa may pin number 7 at saka 6 ng ating regulator. Then ito, dalawang Zener diode pero magkaiba yung value niyan. Medyo nahirapan din ako. Baka kayo mahirapan din kapag na-experience nyo to. Bali, yung isang Zener dyan ay 16.2 ata or 16 volts. 16 volts yung Zener, isa. Tapos, yung isa naman is 8.2. Pulos ha... Kuan yan, ano yun? Tawag doon, kalimutan ko mag-Tagalog ha. Puro Zener yan, Zener diode. Ito siya, ito siya. Magkaiba yung value niyan. Yung value natin nito, ito yung 8.2, tapos ito naman yung isa. Ito yung 8.2, tapos ito naman yung 16. 16 nato to. Z16, ayan o. G16. 16 volts, tapos 8.2. So yung ginawa natin, pansin nyo, wala tayong nilagay dyan. Pinander ko kasi ito na walang Zener eh. Kasi shorted yung dalawang Zener natin. Then, chinek ko siya, walang 5 volts na lumabas, walang standby. Siyempre, walang standby kasi shorted yung Zener natin. So, para makuha ko saktong, eksaktong value talaga, siyempre, pinandar natin yan na walang Zener. Gumana naman siya, pero hindi pa natin pinapower on yung unit. Bali, naka-standby lang siya para makuha natin yung voltahe. Kung hindi tayo sigurado sa nabasa natin, no? So, yun. Testing natin para maniwala kayo. Testing natin yung diode mismo para makita nyo na shortage siya. So naka-analog gamit natin, naka-analog tayo. Ayan, then check natin itong Zener. Wait, ayun, shortage siya. Ayun, oh. Shortage yung Zener natin. Then ito naman isa. Ayun, oh. Short na short talaga. Kabilaan yan, balik-balik tarin mo yan, short talaga.
Ayan. Then, yung pinalit pala natin dyan is MD. Kasi wala akong mahanap na ganitong klase. Na ganitong klaseng Jenner. Bibili pa tayo. Medyo matatagalan tayo, no? So, ginawa ko ay naglagay na lang ako ng SMD type na Jenner na gamit dito sa may isang board. Pansin nyo dyan. Discarte na lang yan. Discarting tech, no? Discarte ko to. Sariling discarte, no? Iwan ko. Nasa sa inyo na lang kung gagayahin nyo. Basta yung Jenner dito na SMD, ayan, no? Sinundan ko lang yung 15, yung para sa 16 volts. Kinuha natin. Tapos yung isa, 8.2. Bali yung ano, yung 16 volt sa Jenner natin is transistor type siya. Yung parang formang transistor, yung ganitong forma, oh, yun, oh. Mga ganito siya. Na tawag dual diode ata ito, yung sa pagkaintindi ko, no? Ayun, no? Tapos ito naman is MD natural lang para sa may 8.2 volts. Ayan, connecta dito. Then dito lang ako kumuha para mapadali at mapabilis. No, nabubulo naman tayo. Mapadali at mapabilis yung ating trabaho. So, testing na tayo kung gagana ba. Saksak natin. Saksak na siya. Meron na itong 5 volts. Tinest ko na ito kanina. Ayun, tumunog na rin yung startup sounds niya. Abangan natin yung backlight kung umila pa yun. Umila na yung backlight. Oh. Then, hanapin natin. O yun, nabas na yung picture niya. Ayun, oh. Naka-EB siya. Kita nyo ba? Hindi makita dito, no? Ayan. Yun, oh, may picture na siya. Naka-EB1 input tayo. Tapos yung kanyang check signal cable. Okay na. Lagyan lang muna natin itong ng source para may makita tayo yung video, no? Ayan. So, kuha lang tayo ng DVD. So, ito na, may source na tayo nilagay, DVD. So, ito na, may picture. Ako, ang dilim ng movie natin. So, wait lang. Ayun, oh. Kita nyo ba? Yun. Ayun. So, okay na. Ayun. So, sana sa ating ginawa ngayon, kahit pa paano may nakuha kayong idea sa ating ginawa ngayon, mga katek, no? Kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. And, pahit na rin yung notification bell para maging update kayo sa mga previous at sa mga upcoming videos natin, no? So, ganito lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat. May God be with us always, and this is your service, Ryan Crucetech. Peace out.